Itong oras na, time check, 5:34 ng hapon. So ayan na, nakikita ba ang dambuhalang statue ni Mama Mary? Uy, kita pa! Napakaganda ng lubog ng araw, mga part. Ito mga part, oh. Pwede ko pala dito ngayain si Mami. Bukas. Sasama ko si Mami bukas. Kanina nagpaga ako. Madilim na, hindi na tayo masyadong kita. Okay. 5:10 ng hapon, mga part. Andito tayo sa Tabangaw, dito sa Batangas City. So, quick ride lang ito, mga part, na magiging night ride natin. So, yun, hapon na nga tayo umalis, mga part, ng bahay para makapag-ride. Dahil ngayong ngayong gabi, mga part, ay pupunta tayo sa pagkilatan sa Monte Maria. So, sisilipin lang natin, mga part, titingnan natin kung ngayong araw or ngayong gabi ay may pailaw siya. So, nakita ko lang kahapon sa Facebook na may nakapag-upload na meron siyang pailaw. So, napakaganda. Gustong-gusto kong makita sa personal kung talagang kung ano ang itsura. Kasi napakaganda talaga sa sa picture sa Facebook. Experience natin, mga part, kung yung itsura or yun, kung totoo ba na open na yung yung pailaw doon sa may Monte Maria. So magiging kumbaga mahaba-haba ng konti, hindi naman napakahabang biyahe. Siguro ay mga 30 minutes lang buhat dito sa pinagsimulan kong nitong vlog ay makakarating tayo sa pagkilatan. So ito ilang metro na lang ay papasok na tayo sa arko ng Pinamukan. So yun, samahan nyo ako, mga part, sa ating night ride ngayong araw na ito. Dami ng sasakyan ngayon, no? Mga pabalik, pumuntang Batangas, pumuntang bayan. Madami na din ako nakasalubong ng mga siguro nag-rides yun. Madami mga magkakasama. Siguro kung hindi ako nagkakamali ay galing na din sa Monte Maria. Pero yun, kaya nga hahapon na tayo para lang ma-experience natin yung pailaw dun. So titingnan natin. Ayan, no? Medyo palubog na yung araw dyan sa ating harapan. At first time din natin makikita yung yung view ng lulubog ang araw. Sana umabot tayo, mga part. Ay, ayan oh, ang dami pang mga riders na nagsisibalikan. Sana abutan natin yung pinaka sunset. Isa pang tinatarget ko, mga part, yung magpapaabot ako ng paglubog ng araw sa Mount Banoy. Ang ganda nun, oh. Sayang hindi masyadong kita dito, takip ng mga bahayan. So yun, mga part, sumisignal, saan ba? Ayun, sumisignal sa kaliwa pero nasiksik sa kanan. Nakakalito pa gala nun. So yun, diretso lang ang biyahe natin, mga part. Oh, ang dami pa mga riders. Siguro galing sa pag-ride sa mga yan. So bihira lang naman tayong, bihira lang tayo makaranas na maabutan ng gabi sa pagra-rides. Kasi nga hindi tayo masyadong pwede sa gabi kasi medyo may kalabuan ng ating mata. So kaya ayan, kung mapapansin ninyo, ayan. Naano tayo, naka-eyeglasses tayo. Medyo sabog na yung aking paningin, lalong-lalo na kapag may mga yung nakikita akong yung mga ilaw. Sobrang wasak na nga ang paningin sa mga ilaw. Kaya, kalimitan ng rides natin ay
maaga tayo. Yun. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako ano, nagra-rides ng gabi. Yan oh. Mga nag-rides pa yan oh. Oh, galing Monte Maria yan. Pero ngayon, ibang style ang ating gagawin. Whew! Malimit mag-error ang aking SD card. Siguro may problema na. Kaka-error lang. Ang dami kong sinabi doon kanina sa may ano, na may daan doon sa may seaside. Yung kita yung ano, sunset. Naku, sayang. Hindi ata natin nakuhunan. Kaka-error lang. Kakabuhay ko lang ulit. Sayang naman yun. So ito, madadaanan natin mga part itong planta dito sa may ano, papuntang Simlong. Pero parang itong ano, itong parting ito ay nasasakupan pa din ng anong pinamukhaan. So yung bandang itaas na yan, yung makikita ninyong yan, yung mga nakatulay na yan, ay sakop na ng Simlong. So time check, 5:17 ng hapon. At unti-unti nang dumidilim. So yan, yun naman talagang ating purpose ng ating ano, biyahe ngayon. Part. Yan o, oh, haharap tayo sa ano. Oh, sa liwanag ng araw. Woo! Nandito na tayo mga part sa Barangay Simlong. Tapos yung babang yan ay yung dagat, babaybayin natin. So asahan natin mamaya mga part na pabalik ay madilim na itong ating magiging view. Pero kung di ako nagkakamali mga part ay sa video natin ito ay medyo ano na, madilim na. So ayan, nakikita nyo ba mga part ang sunset? Wow, napakaganda. Nakakagaan ang pakiramdam kapag nakakakita ng ganyan, no? Abe, dahan-dahan lang tayo. Sobrang lusong nito mga part. Kung kayo ay nagbabalak pumunta ng Monte Maria, sigurado madadaanan nyo itong parte ito ng Simlong. Itong may planta sa aking kanan ay matarik na lusong ito. Kaya dapat bago kayo umalis ng bahay, bago kayo mag-rides, ay check ninyo ang inyong mga brakes para solid ang inyong takbuhan. Wow, napakaganda. Sheesh. Pakagandang ano. Kaya tayo pwedeng tumigil dito. Landoog yung ano, yung mga taga dito ay mga tambayan. Oh. Ayos. Napakaganda. Yun ang tanong ng Monte Maria mga parto. Ayun, inoverti ka na nga ako. Nano nata, nainis sa akin. Bagal ko kasi. Kasi dapat ganun lang mga part pagka magra-rides kayo. Yung enjoy ninyo yung ano, yung daan. Huwag kayong ano, yung magra-rides na puro bakbakan. Hindi maganda yun. Depende naman yan, yung pagra-rides. Nasa sa inyo kung ano ang gusto ninyo, kung gusto niyo bakbakan. Pero ako, mas gusto ko yung takbong banayad. Ang mahalaga naman yung ano, na-enjoy mo yung mga daan, kalsada, at yung mga view na madadaanan. Okay. Hindi ako nakapalakpak. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit ako pumapalakpak kapag ginagamit ko itong dalawang camera na to? Para madali ko siyang mapag ano, mapag ano bang tawag doon, mapaglapat kapag nag-e-edit. So yun, bibihira akong gamitin mga kapatid itong aking SJ cam. Ginamit ko lang ngayon kasi ang isa sa pinakamaganda dito sa ating SJ cam, yung ano, malinaw siya sa gabi. Kahit siya ay madilim na, ay aninag pa din yung ano, yung nasa sa video. Hindi kagaya ng GoPro mga part, malinaw ang GoPro kapag araw. Pero ang pinaka downside ng GoPro ay malabo siya tuwing gabi. Kaya yan, bihira lang natin magamit itong SJ cam natin.
dahil na yan nga ang dahilan. At kung araw kasi na ginagamit natin yung mga part ay magkaiba na yung quality ng kanyang video, kaya hindi ko na masyadong ginagamit. Kaya yun na nga, yung kung nanonood kayo ng aking mga vlogs, ay nasabi ko na doon sa mga nakaraang video natin na nagbabalak akong bumili ng Insta360 para sa pang front view natin. So itong ano, SJ cam ay ano na, parang ano, yung basta alam niyo yung sa mga ano, sa mga nag-e-edit, alam niyo yung ano, yung basta magkaiba ang quality ng kanyang video. Okay naman, pero ano, medyo basta parang malabo ng konti ang SJ cam, pero the best itong SJ cam na ito kapag ang ano, kukuha na ninyo ng view ay yung madilim or gabi. So dito na tayo mga parts sa may ano ha, parang malapit na tayo sa duluhan itong Barangay Simlong. Ilang minuto na lang ay mararating na natin yung pinaka boundary ng Mabakong. So yan, papalapit na ng palapit sa atin ang Shuray ng Monte Maria. Oh, napakaganda talaga ng ano, ng araw dyan sa atin likodan. Sana ay ano, abutan natin. Kaya medyo binibilisan ko mga part, pero may ano, kasamang pag-iingat. Usulitin na natin yung ano, yung pagkakataon na may araw pa. Oh, napakadami kong ano, nakakasalubong na ano. Tsaka bukod sa mga nakamotor mga part, ay madami akong nakakasalubong na mga four wheels. Wala naman sigurong ibang ano, tawag dito, ibang pupuntahan yung mga naka-four wheels kundi sa Monte Maria lang. So ngayon nga pala ay October 31, huling araw na ng October mga part, at bukas ay November 1 na. So bukas ay araw na ng mga patay, at bukas ay sigurado nga napakadami nating mga ano, na pupunta sa sementeryo. So ingat-ingat tayo sa pagpunta sa sementeryo. Medyo hindi kagaya dati nung pandemic na medyo kakaunti yung ano, yung volume ng mga tao na pumupunta sa sementeryo. So ngayon naman ay ano na, hindi na mahigpit, kaya asahan natin na medyo masikip ang mga sementeryo ngayon. Okay, nandito na tayo sa parang pinakabat bitukang manok dito sa may Mabakong. Ito yung aking dating finiture na ano, banana plantation. Tapos ito yung ano, pinaka parang sigsag dito. Ayun. Okay naman ang daan dito mga part. Kaso parang ano, hindi ako nakikita dito ng poste ng ilaw. Wala pa nga oh. Ayun. Asahan natin mamaya kapag pauwi tayo ay madilim. Wala nga poste ng ilaw. O, puro poste lang ng kuryente, pero walang ilaw. O, mapapalaban tayo ng ano, malabo pa man din ang mata natin pagkagabi. So, dahan-dahan lang tayo. Okay, ito mga kurbada dito. Dahan-dahan lang ako mga part, kasi yung parting ito ay magabok, yung madaming buha-buhangin. Kaya delikado, kahit na gaano kakapit ang ating mga gulong, ay sigurado kapag napadaan tayo sa mga mabuhangin parte ng daan, ay may chance pa din tayo ma-slide. Kaya dahan-dahan lang tayo. Yun o, napakadaming ano, buha-buhangin. Ang problema ko lang mga part ay hindi ko alam kung hanggang anong oras bukas ang Monte Maria. So yun na nga ang pinaka-target natin. Oh, napakaganda. Oh, ito sigsagan. So yun ang target natin talaga, ay pagdating natin doon ay magtatanong tayo sa guard kung pwede pang pumasok. Baka mamaya ay bawal na. Plak. O, dito tayo sa may ano, malapit sa entrance mga part. Magtatanong tayo kung ano, kung open pa. Tingnan natin. Ba, iba na ngayon, oh. Dati na dito ang ano, ang pinaka guard. Ay hanggang ano? Hanggang 6. Ah, dito ang ano. Tatanong tayo sa guard.
Kuya, open pa po. Hanggang anong oras kuya dito? 7 po. Anong oras na? 5:30? Opo. Pwede po makita diretso? Ah, sige po. Salamat kuya. Ayan po. Sayang, sabi ni kuya, kapag may misa daw ay may ilaw. Ayun. Dapat pala nakakapagdala na ako dito ng drone. Oh, ito yung mga pagbabago dito mga part, oh. Oh, may waiting shade. Oh, talagang pinapaganda na nila dito mga part. Oh, napakaganda ng ano. Pipicture muna tayo dito. Susulitin natin. Bihira lang tayo punta dito ng gabi. Okay. Picture lang. Napakalapit ko dito mga part sa Monte Maria, pero madalang akong kapunta dito. O yan, abot pa naman natin yung ano, yung pinaka paglubog ng araw. Grabe oh. Ayun. Ang dami na dinagdag dito. Itong fountain. Ayan. Ganda sana kung ano. Ayun ang isa sa ano, hindi nalalaman ng ano, hindi alam ng karamihan mga part. Yung sa may parting doon. Parang pinaka-garden. Maganda din doon mga part. Kasi kalimitan ay ano, yung mga pumupuntay dito lang. Kaya hindi nila masyadong ano yan. Nakikita yun no. Ang ano, Isla Verde. O, diretso lang tayo muna dito. Hintay-hintay tayo. Ayun, may ilaw. May, ay hindi. Corona lang, may ilaw mga part. Oh, hindi ata natin ma-experience ang ano pa ilaw oh. Pero yung ano, yung may dibdib ni Mama Mary at saka yung ano, ano bang tawag dito, at yung babo ng corona ay merong ano, merong ilaw. Okay. Sheesh, dito pala madaming tao. Ay, nasarap siguro kung ano, sumasama kami pupunta dito ni na mami oh. Oh, ito yung landingan ng ano, ng helicopter dito. Oh, dito tayo, makikisama tayo dito. Kunwari, mga kasama natin itong mga ito. Ayan. Ayan, din tayo. Ano bang oras na? Time check? 5:34 ng hapon. So, ayan na. Nakikita ba? Ang dambuhalang ano, statue ni Mama Mary. Abot pala sana kung nakapagdala ko ng drone dito. So, tingnan natin kung makakapag-selfie tayo dito. Ayun oh. Okay. Kito lang, napakagwapo. Gwagwapo talaga ako mga part kapag suot ko itong aking Gilly helmet. Tuwing nga lang kung naka-helmet lang tayo gumagwapo eh. Kaya samantalihin na natin, magsuot lagi tayo ng helmet. Uy, kita pa. Napakaganda ng ano, paglubog ng araw mga part. Ito mga ginagawa ito mga part, ito ay ano, hindi ako nagkakamali, kadugsong nung parang pinaka-view deck. Ang ganda oh. Puntahan natin. Ito mga part oh. Tanaw-tanaw dito mga part yung ano, ilaw ng planta dito sa may doon sa nadaan natin sa may simblong. So yung lang ano, pero kita nyo ba mga part ito? Yung corona.
Kaya nga lang at ano. Nagandahan kasi ako dun sa nakita ko na tawag dito, yung mga picture kagabi lang. So sabi ko yan ng guard ay ano, tuwing may misa lang. So bukas daw ay may ano, ay may misa. So ito ang ganda mga part to. Ginagawa pa mga part to. Pwede ko pala dito ngayain si mami bukas. Kasama ko si mami bukas. Kanina nagpaga ako. Madilim na, hindi na tayo masyadong kita. At kita niyo mga part. Masyadong ano, madilim ang langit. Okay, ano ba ang oras na? 6:02 na lang ang gabi. Medyo madilim na mga part. Kasi ano, umaambo na. Napakadilim na din sa parteng silangan. So, yun. Hindi successful ang pagpunta natin dito. Hindi natin nakita na may ilaw itong Monte Maria. Pero, ayan, first time ko na makita ng malapitan na may ilaw yung corona. So yung corona lang meron, saka yung parting pinakadibdib. So yun, napakaganda mga part. Ito ang ginagawa, itong ano, napakahabang view deck. Sobrang excited ako na ano, na makita ito ng ano, ng personal kapag natapos na. So babalik-balikan natin ito. Palagi naman tayo ditong dumadaan. Grabe. Maganda ba ang view dito? Makapagpicture ng isa. Pipicture ulit ako mga part. Hindi ako contento sa isang picture lang. Picture lang tayo. Hindi masyadong ano, sayang. Hindi masyadong ayun, marabo ang ating ano. Hindi masyadong kita ang ating camera. Ayun. Okay na siguro. Okay. Sabi. Okay. Ang dami pang nagdadatingan. So siguro inaasahan din nila na may ilaw. So ito yung ano, may ilaw yung parang pinaka Christmas tree dito. So yun. Pero hindi naman din yung mga part yung pinakahabol natin, yung makita natin yung ilaw. Syempre yung makarating dito at makapagdasal tayo ay isang napakagandang ano na nun. Hindi na matutuladan na kagaya ng inaasahan natin na may ilaw. So madami pa namang pagkakataon ah. Ayun, yung Christmas tree dito. Saan kaya ang daan pagkapabalik? Doon pa din kaya sa ano, sa kabila? O dito na din? Baka pwede na din dito sa kabila. Magaya tayo dito. Ano kuya? Malayo kasi doon sa kabila. Ano? Oh, napakaangas, napakaganda oh. Ito na din tayo dadaan. Talagang napakadami ng ano, dinadagdag dito. Sayang nga lang ano, parang gusto ko tuloy bumalik bukas. Sabi kasi bukas may misa. So tuwing may misa ay merong ano, tawag dito, may pailaw yan. Oh, may mga tataas pa oh. So maaga pa naman, may isang oras pa bago magsara. Oh, dito din tayo man, hindi naman siguro tayo papagalitan dito ni na kuya. Oh, maganda oh. Yeah, thank you. Okay, ito na ano, isa sa pinaka ano bang tawag doon? Ang pinaka iniiwasan ko yung bumiyahin ng gabi kasi medyo may kalabuan ng ating mga mata mga part. So ingat-ingat na lang. Bukod sa medyo may kalabuan ng ating mata,
Ay, madilim talaga. Dadaanan natin ulit yung dinaanan natin kanina na medyo mga pakurba. Oh, grabe. Medyo kinakabahan ako, pero kailangan eh. Kailangan naman na dyan na tayo magpaabot ng, ano, ng liwanag. Tumapat tayo kung tumingin sa, ano, sa side mirror ko. Oh, Diyos ko po, Lord. Lord, straight lang ang tingin, mga part. Okay. Makalampas naman ito eh, ano, puro bahaya na. Medyo makakahinga-hinga na tayo. Okay, ay salamat po. Nalampasan na natin, mga part, yung parte yung ano, madilim. Alam nyo ba, mga patyong, bakit ano, medyo kinakabahan ako doon sa parting madilim. Kaya hindi ako tumitingin sa akin side mirror. Ay, putik ba yaso? Basta na lumilim ba? Ayun. Kasi alam nyo ba, mga part, October 31 ngayon, tapos bukas ay araw ng mga patay. Siyempre, di ba, yung may mga, yung ano, kwentong katakutan. Kaya medyo nakakabahan ako. Alam nyo na, pero never pa naman simula nung pagkabata ako na maka-experience sa mga ganyan, mga multo-multo.